Hi everyone! So welcome back to my YouTube channel. It's me again, your Ate Pat. And sa video na to, tuturuan ko kayo kung paano tayo makakagawa ng resume gamit lang ang ating cellphone. Dahil alam naman natin na mahirap gumawa ng resume kapag sa kapag wala tayong laptop or PC na gamit kasi gagawa pa tayo ng format nito. And ngayon sa video na to, dahil tutorial video nga tayo, tutorial yung mga content natin. Bibigyan ko kayo ng tips at magbibigay rin ako ng tools na para gamitin nyo at makagawa kayo ng resume gamit lang ang cellphone. Pwede nyo din itong gawing pang negosyo or pang sideline, ganun. Kasi nung nag-a-apply ako dati ng trabaho, nagpapagawa talaga ako ng resume sa mga computer shop, ganun. At nagbabayad ako almost 100 pesos kasi magbabayad pa ako ng labor, magbabayad pa ako ng pa-print, pamasahe ko pa. Pero ito, sa video na to, gagastos lang kayo ng 3 pesos pang pa-print kasi pwede nyo i-save yung soft copy and then ipasa nyo na lang, papaprint nyo na lang. 3 pesos lang naman ang bayad doon kapag may malapit na pa-print. Pwede nyo lang lakarin. So, ganun lang guys. And bago tayo magsimula, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, ay mag-subscribe ka na and hit the bell button para lagi kang updated sa mga YouTube video ko. And ngayon, pupunta tayo dito sa aking screen guys. And then, para makita nyo yung para makita nyo talaga yung actual kung paano siya gawin. And yung una natin gagawin, kailangan natin yung tools, guys. Yung tools na kakailanganin natin is nasa Play Store. So, pupunta tayo ng Play Store and then isa-search natin tong ayan. Wait lang. Ito yung isa-search natin. Resume. Ito. Intelligent CV. Isa-search natin yan dito sa Play Store. Intelligent CV, ayan. Ito yung i-download nyo, itong pangalawa, itong naka-update sa akin. Kasi itong install, itong pinakauna, di ko alam paano gamitin yan guys. Pero yung recommended ko talaga, kasi ito proven and tested ko na. Maraming nagpagawa sa akin ng resume guys. Ito yung ginagamit ko talagang app. Ayan, ito yung anuhin nyo, ito yung i-download nyo itong update. Itong katulad sa akin. Itong katulad na Intelligent CV. Tapos, i-ano natin yan. Kiklik. Yan. Nululoading pa yan, guys. Madali lang to gamitin kasi makakapili ka ng kung anong gustong format mo. Ganon. Then, click nyo lang yung create, guys. Create. Get your tickets now. Then, ayan. Skip nyo lang yung video, guys. Normal lang talaga yung mga ads. Normal lang talaga yun. Dito, guys, ipipindutin natin yung create new profile. And then, dito, yung personal details. Pindutin natin yung personal details, lagay natin. For example, yung pangalan ko is pangalan ko na lang talaga, guys. Patricia Marie Algabre. And then yung email, eto na lang gagamitin ko. Etong email na to, di ko talaga yan ginagamit. Ginagamit ko lang yan kapag may tutorial na kailangan ilagay yung mga details para makita nyo. Yung number naman 0966356577246810. Yan. For example lang yan. And then dito guys, ang kagandahan dito kasi pwede mo siya lagyan ng photo. Pwede mo siya lagyan ng photo. Click mo lang tong add. Ayan, yung add sa baba. Kapag na-add mo na, i-on mo lang to. I-on mo lang yung photo. Ayan, photo yan. Click mo, naka-on na siya. Tapos, pindutin nyo yung etong mismong photo optional. Ayan. Tapos, pwede nyo ilagay yung mukha mo. Ayan. Example, eto guys. Ayan daw yung picture ko. Pero mas maganda kapag naka-polo ka and then white background. Mamaya,
siguro kapag na-upload ko na tong video ko, tuturuan ko kayo kung paano gumawa or mag-edit ng white background, guys. Mamaya tuturuan ko kayo. Tapos save nyo na. Then dito naman tayo sa education. Course or degree. Ano lalagay natin dito? Wag na yan, guys, course or degree, kasi ito elementary ilalagay natin. Bully Elementary School. Elementary School. Grade score, wag na yan, guys. Dito na tayo sa year. Anong year graduate ka ng elementary? So, like for example, nag-graduate ako ng elementary 2006. 2006, 2007, ayan. Then, save nyo. Then, kapag na-save nyo na, balik kayo sa education, guys. Add nyo, add kayo, kasi maglalagay pa tayo ng high school. Eto naman, kapag na-add nyo, ganito yung lalabas. School, sana ako nag-aral. Lagay na lang natin. Sige, sa akin, sa school na lang, sa school ko na lang talaga. Gusto ko sana ng privacy, guys, eh. Sawata National High School. As, ang hirap kasi mag-isip, guys, kung anong school lalagay ko. And then year. Year graduate ka nung high school. So, for example, graduate tayo ng high school 2011, 2012. Ayan. Then, add nyo ulit, guys, kasi mag-a-add pa tayo ng mag-a-add tayo ng college. So, school, North, NDC. NDC, NDC school. Ayan. Tapos, here, graduate, 2022 to 2023. Ayan. Save nyo. Tapos, experience, guys. Ayan. I-click nyo lang yung experience, tapos add. Company name, anong company name? For company name, for example, Sari-Sari Store, yung ano, in-applyan mo. Lagay mo na lang Sari-Sari Store. Job title, cashier. Sari-Sari Store. Then dito, job title, cashier, ganun na lang. So, date na nag-start ka, April 6. End date, May 6. Ayan. Example lang naman yan, guys. Then, add ka uli kung may another experience ka pa. Kunwari sa hospital, DRMC. DRMC, nurse. Nurse daw, kunyari. Tapos, nag-start ka 2023, 2024. Ganun lang. Then, save mo na kung yun lang. Pero, kung meron ka pang another experience, click mo lang yung experience, then mag-add ka ulit dyan sa baba. Pero dahil wala na nga, back na tayo. Then sa skills, anong skills mo? Siguro reliable. Ano, ayan. Reliable, maaasahan. And then, rate mo yung 5, syempre. Pero kung nahihiya ka, 4 mo na lang. Kasi yung 5, ibig sabihin, super galing mo na dyan. Pero yung 4, magaling lang. Ayan. Add ka. Multitasking. Tapos 4 lang kasi nahihiya ako. Skills, ano pa? Maganda, charing. Hindi kasali yung maganda, guys. Hindi yun ano, skills. Ano pa ba? CPR. Ayan, 4 lang. And then ano pa? Yun lang. Wala na akong maisip. And then, back na tayo. So, sa objective ulit, guys. Lagay nyo lang yung objective. Pwede kayo mag-research dito sa, ano, objective for resume. Ayan, sample. Ayan, copy-paste nyo lang yan. Ah, hindi pala yan, guys. Sample objective in resume. Ayan. Ito, copy-paste lang natin to. Pero kailangan tugma kung ano yung ina-applyan nyo. Ayan. Copy-paste nyo lang yan, guys.
And then, copy. Back kayo. And paste nyo dito. Ayan. Then, save nyo. Ganun lang kadali. Reference. Pwede yung mama nyo, yung instructor nyo dati, or yung dating pinagtatrabahuan nyo, pwede rin kapitan. So, siguro mama ko na lang. Robeline Impas. Anong trabaho niya? OFW. Ganun na lang. Save. Wag na yung ano, company name. Pwede rin lagyan ng company name kung alam nyo. Pero yung importante lang ilalagay nyo, guys. Then, dito na tayo sa projects. Ayan, back natin. Wala tayong project, guys. Then, dahil gusto ko maglagay ng birthday, ganun. Gusto ko lagyan ng birthday, height, weight, ganun. So, add more section tayo, guys. Pindutin nyo yung add more sections. Ah, signature. Ayan, signature muna tayo. Back tayo. Sa signature, guys, add more section, tapos i-on mo lang dito. Kapag naka-green na yan, meaning naka-on na siya. So, back na tayo. Ah, pwede rin yung language pala. Add natin language, Tagalog, Bisaya. Pwede nyo gawin kung anong gusto nyo gawin dito, guys. Ayan, back. Signature, sign. Kapag nakapag ano na kayo, wait lang, parang ayaw niya. Ayan. Then save nyo, guys. Ganun lang, guys. Click nyo yung sign, kapag sign na, ganun na. Save. Ganun lang kadali. Ulitin natin, click natin yung signature, sign. Ayan. Save. And then back. Naka-save na yun doon. And dito, maglalagay tayo ng add more section. Interest, achievement, rewards, wag na yan, guys. Create new section. My custom section. Ayan. Lagay natin dito, guys, height. Then, create. Description, height is 5'7 ang height ko. 5'7. Tapos, save nyo. Tapos, add more section ulit. Tapos, create new section. Pindutin nyo ito sa baba. Tapos, gusto ko kasi maglagay ng weight. Weight, and then create, then description, ang timbang ko 49. Save. Add more section, pwede kayong maglagay kung anong gusto nyo. Wala na akong maisip. Basta kung gusto nyo mag-add, guys, pindutin nyo lang yung create new section dito sa baba. Tapos back na tayo. Back. Tapos kapag okay na, asa na yon? Ito yung pinakauna. Tapos guys, kapag okay na, click nyo yung view CV. Tapos pili kayo kung saan ang gusto nyo dyan. Pwedeng etong una, pangalawa, pangatlo, pang-apat. Professional. Ayan, mas maganda yung professional, maganda din yung modern. So dito sa modern, pwede natin piliin etong color blue. Ayan, pindutin lang natin yung color blue kung anong gusto natin dyan. And then tignan muna natin. Ito siya, guys. Yan siya. And then back natin, guys. Ito. And then ganyan. Pwede natin niya i-screenshot. Screenshot. Ayan, kapag na-screenshot na 'yan, pwede niyo 'yan i-edit or i-crop. Pwede niyo din i-download, guys. Ayan, download. Save, copy, ganon. And then, save. Ganon lang kadali. Pero, kung gusto nyo less hassle, screenshot nyo na lang, tapos i-crop nyo. Then, ipaprint nyo na. Ganon lang kadali.
gumawa ng resume. Kahit ano dyan, guys, pwede nyong piliin. Ayan. Mamili na lang kayo sa all, professional, modern, kung anong gusto nyong template. So, ayun lang, guys. And sana nagustuhan nyo yung video ko at sana may natutunan ulit kayo sa tutorial video natin today. And don't forget to subscribe and like my video. Bye, guys!